Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello everyone and welcome back to my channel. So for today, ito na nga ang mga kaganapan nga o mga eksena nga ngayong gabi. Dito nga sa ang sa iyo ay sa akin. Kaya na, so let's do it. Bounce. So dito na nga mag-uumpisa ang ating episode nga ngayong gabi dito nga sa ang sa iyo ay sa akin. So ito nga si Hope ay napatingin nga siya dito nga sa pintuan kung saan nga siya natutulog nga ngayon. At ito nga rin si Jake ay dito nga sa labas ng kwarto nga natutulog nga ito nga si Jake. At napatingin nga din ito dito nga sa pintuan kung saan nga natutulog nga ito nga si Hope. So nagkatitigan nga o parehas nga sila nang natitignan nga dito na ang pintuan. So habang nilititigan nga nila dito ay isunod na pinakita naman dito ay nag-usap na nga sila at sinasabi nga dito ni Jake dito nga kay Hope na hindi pa nga daw siya inaantok at hindi nga daw siya makatulog at gusto nga daw niyang makausapan ito nga daw si Hope o makakwentuhan pa nga ito. So ito nga si Hope ay nagtatanong na nga dito nga kay Jake kung saan nga daw ba sa masaya, kung doon nga daw ba sa kinalakihan niya o dito nga daw sa Pilipinas. So ito nga si Jake ay sinasabi nga niya dito nga kay Hope na mas gusto nga daw niya doon nga kung saan nga daw siya lumaki at kung saan nga siya kinampon nito nga daw kanyang ibon na si Marisa. Kasi na nga rin daw ay marami nga daw siya naging kaibigan doon, lalong-lalong na nga daw doon nga sa pinanggalingan niyang bahay ampunan. So ito nga si Hope ay sinasabihan nga na dito ito nga si Jake na magkwento naman daw siya tungkol nga daw sa naging buhay niya doon nga daw sa ibang bansa. So ito nga si Jake ay kinukwento na nga niya dito ito nga mga pinagdaanan nga nila ng kanyang ibo dito nga sa Indonesia. So habang nagkukwento na nga ito nga si Jake ay napansin na nga niya dito na ito nga si Hope ay nakatulog na nga dito. Kaya naman ay kinakausap pa rin nga ni Jake ito nga si Hope kahit nga natutulog ito at sinasabihan nga niya dito na mahal nga daw niya ito nga daw si Hope. So habang natutulog na nga ito nga si Hope ay tinititigan nga siya dito nito nga ni Jake at nakangiti pa nga ito nga si Jake habang tinititigan nga niya natutulog ito nga si Hope. So nang pagkatapos ng titigan nga ni Jake ito nga si Hope ay binuhat na nga niya ito upang madala nga dito nga sa kwarto at maihiga nga niya dito ito nga si Hope dahil nga ito nga si Hope ay nakatulog na nga habang nagkukwento nga ito nga si Jake. So ito naman si Marisa at ito nga si Sonia ay nagkita at nag-uusap nga dito at nangangako na nga daw ito nga si Marisa dito nga kay Sonia na hindi na nga daw madadamay itong mga anak nga daw nila sa awayan nga daw nila nito nga daw ni Elise. At yun nga din ang hinihiling nga nito nga ni Sonia na sana nga daw pag nahanap na nga daw nila itong anak nilang si Jake at itong anak nilang si Hope, sana naman daw ay hindi na nga daw madamay sa awayan nga daw nila itong nga daw mga bata. So ito naman si Cesar ay pinapahanap na nga niya dito nga sa tauhan niya kung nasaan nga nagtatago, kung nasaan nga ito nga si Jake at ito nga daw si Hope. So ito nga tauhan niya ay tinatanong nga niya dito ito nga si Cesar kung ano daw ba ang gagawin daw niya pag nakita nga daw niya itong mga batang ito. So ito nga si Cesar ay ang binabarak pala niya dito ay ipapatay na nga ito nga si Hope at ito nga si Jake. Base na rin sa sinabi niya dito nga kay Bilin na ito lang ang papatayin niya ay ito nga lang daw si Jake na anak nga nito nga ni Marisa upang makipaghiganti nga siya dito nga kay Marisa. Pero nga ito nga si Cesar, ang pinaplanon pala niya dito ay ito nga dalawang bata ay siya nang papatayin nga nito nga ng kanyang tauhan pag ito nga ay nakita na. So ito naman si Gabriel ay nagmo-moment siya dito at naaalala nga niya dito ito nga mga bonding nga nila ng mga nakaraang araw nito nga kanilang mga anak. So ito nga si Gabriel ay naaalala nga niya dito ito nga isang painting nga nila na nakita na nagpapalipad nga ng saranggola habang kasama nga ito nga kanilang mga anak. At naaalala pa niya dito ito nga mga masasaya nilang bonding at sabay-sabay nga silang kumakain dito nga sa labas. Kaya nga maalala nga ito ni Gabriel ay nag-aalala nga siya dito nga sa kanyang mga anak dahil na nga ay hindi pa nga rin nila natatagpuan kung nasan nga ba nagpunta itong ang anak nilang si Jake at itong ang anak niyang si Hope. Dadasal pa nga ito nga si Gabriel dito at sinasabi nga niya dito na sana nga daw ay nasa mabuting kalagayan nga daw itong nga daw kanyang mga anak. So
So ito naman si Ellis ay naalala nga niya dito itong ang pag-uusap nga nila ni Jake, at dito nga ay pinapakita nga na sinasabi na nga ni Ellis dito nga kay Jake na wala nga daw puso ito nga daw kanyang ibo na si Marissa, dahil nang nga rin sa mga pinagagagawa nga daw nito nga daw kanyang ibo laban nga dito o paghihiganti nga daw dito nga daw kay Ellis. Parin nga niya dito ito nga sinasabi ng Mami Belen nga sa kanya na patas na nga daw sila nito nga daw ni Marissa, dahil na nga rin daw ay parehas nga daw nilang ginamit ang kanilang mga anak upang makipaglaban o upang makipaghiganti nga daw sa isa't isa. Kaya naman daw wag na nga daw mag-alala nga daw ito nga daw si Ellis, dahil na nga rin daw ay nakaganti na nga rin kahit na paano ito nga daw si Ellis dito nga daw kay Marissa. So ito nga rin si Marissa ay naalala nga niya dito itong mga pag-uusap nga nila ni Jake at itong nga ni Nanay Lucing, at itong nga si Marissa ay naaalala nga niya dito itong nga sinasabi nga sa kanya ni Nanay Lucing niya na baka nga daw ay gusto pa nga daw ni Marissa na mawala nga daw ang lahat ng sa kanya, at itong nga daw pamilya niya ay mawala pa dito dahil nga rin daw sa paghihiganti nga na ginagawa nga daw nito nga daw ni Marissa laban nga daw dito nga kay Ellis. Kaya nga itong nga si Nanay Lucing ay nakikiusap na nga sa dito nga sa anak ng si Marissa na itigil na nga daw ito nga daw paghihiganti nga daw niya dito nga daw kay Ellis, dahil na nga rin ay natadami na nga daw dito ito nga daw mga bata. Kaya nga nawawala na o kaya nga naglayas na nga daw itong mga bata, dahil na nga rin daw ay naguguluhan na nga itong mga bata dito nga sa awayan nga ni Ellis at ito nga daw ni Marissa. Kaya naman daw at paulit-ulit na nakikiusap nga itong nga si Nanay Lucing, natigilan na nga daw ni Marissa ang itong pinaggagawa nga daw niya dito nga daw kay Ellis. So itong ang pamilya nga ni Gabrielito ay todo alala na nga rin siya dito nga daw sa kanyang apo, dahil hanggang ngayon nga daw ay hindi pa rin nga daw nila nakikita ito nga daw si Hope at ito nga daw si Jay. Kaya naman itong nanay ni Gabrielito ay napapayak na nga sa dito nga sa harapan ng kanyang anak, dahil na nga rin sa pag-aalala nga niya dito nga sa kanyang mga apo, dahil hindi pa nga rin ito nakikita. So ito naman si Bilan at ito nga si Edis ay sinasabi na nga dito sa kanila ng abogado na hindi na nga daw itutuloy nga daw ni Marissa ito nga daw pag demanda nga niya. Kaya ito nga si Bilin ay natutuwa nga siya dito, dahil na nga rin daw ay inatras na nga daw nito nga daw ni Marissa ang kaso laban nga dito daw kay Ellis. At itong at dagdag pa nga dito ni Bilin na ito nga daw si Marissa ay natakot na nga daw dito o nakonsyensya na nga daw siguro, kaya nga daw niya inulong ang demanda nga laban nga daw dito nga daw kay Ellis. So ito nga si Gabriel no sumagot nga sa dito na sinasabi nga niya dito nga kay Bilan na hindi nga daw panahon na para pag-usapan nga daw ito nga daw awayan nga daw ni Ellis at nito nga daw ni Marissa, dahil na nga rin ay focus nga sila dito nga sa paghahanap nga ng kanilang mga anak, dahil hanggang ngayon ay hindi pa nga rin nila nakikita. Kaya nga ito nga si Ellis ay nag second emotion nga siya dito sa sinasabi nga sa kanya ni Gabriel Lab dito nga kay Bilen. Kaya naman lumapit na nga ito nga si Gabriel at ito nga si Ellis dito nga sa polis upang ipahanap na nga rin dito kung nasaan nga ba nagpunta ito nga si Hope at ito nga si Jake. So ito nga mga polis ay kinakausap na nga nila dito at sinasabihan na nga sila dito na lahat nga daw ng angulo o lahat nga daw ng CCTV ay tignan na nga daw nila upang nahanap o makita na nga daw nila kung nasaan ba talaga ito nga daw si Jake at ito nga daw si Hope. So ito nga si Agatha ay nagbabalik nga dito nga sa eksena at lumapit pa nga siya dito nga kay Marissa upang tanungin nga dito itong mga details na kailangan nga daw upang makatulong nga daw sa paghahanap dito nga daw sa kay Hope at dito nga daw kay Jake. So ito nga si Marissa dito ay nagtatanong pa nga siya dito nga kay Agatha kung para saan nga daw ba itong ginagawa nga daw ni Agatha nga na paghahanap nga daw dito nga daw sa mga bata. So ito nga si Agatha ay sinasabi nga niya dito nga kay Marissa na tumutulong na lang naman daw siya upang mapadali, upang mapahanap na nga kaagad kung nasaan nga ba itong nga daw kanilang mga anak. Ang kanyang Mami Ellis nga ang may balak o nagplanong pagpapatay nga dito nga kay Marissa at dito nga ang
naging dahilan nga ng pagkamatay nga ng kanyang kapatid na si Jacob. So ito nga si Hope 8, natanong pa nga niya dito ito nga si Jacob kung bakit nga daw ngayon nga lang daw niya inamin ito nga daw tungkol nga daw sa hindi nga daw nila totoong magkapatid. So ito nga si Jacob kaya nga daw hindi nga daw niya sinabi kasi nga daw ay meron pa nga daw mga binubuong plano nga daw ito nga daw kanyang ibon na si Marisa. So ito nga si Hope 8, natanong nga niya dito kung ano nga daw ba ang kanilang mga pinaplano. So nung sumagot na nga ito nga si Jake dito at inamin na nga niya dito na pinagpapanuhan nga daw ni Marisa na sirain nga daw ang pamilya nga daw nito nga daw ni Hope kasi na nga rin daw ay itong ang pamilya nga daw ni Hope ang may kagagawan nga kung bakit nga daw namatay ito nga daw kanyang anak na si Jacob. So dagdag pa nga dito ni Jake na kasama nga daw sa dito nga daw sa mga planong ito na sirain nga daw ang kanilang pamilya kasi nga rin daw ay naawa nga daw ito nga daw si Jake dito nga daw sa kanyang ibon na si Marisa sa lahat nga daw ng pinagdaanan nga daw nito nga daw ng kanyang ibon na paghihirap. So ito nga si Jake. So ito nga si Hope ay nagkalit nga siya dito at nasampal na nga na dito ito nga si Jake dahil na nga rin daw ay kasama nga ito nga sa plano na sirain nga daw ang kanyang pamilya. So ito nga si Hope ay umiyak na nga dito at galit na nga siya dito nga kay Jake at nagsusuntok na nga din ni Hope ito nga daw si Jake at sinasabi nga na dito ng paulit-ulit na hayop nga daw ito nga daw si Jake at sinungaling nga daw ito pero nang sumagot nga ito nga si Jake na sinasabi nga niya dito na kaya nga daw niya ginawa lang daw yon dahil na nga rin daw ay gusto nga daw niyang protektahan nga daw ito nga daw si Hope kaya nga ito nga si Hope ay mas nagalit pa nga dito nga sa sinasabi nga sa kanya ni Jake na puprotektahan nga daw ba anong klaseng protection nga daw ba ang gagawin nga daw nito nga daw ni Jake para nga daw sa kanya at tinatanong nga niya dito kung bakit naman daw at tinatanong pa nga dito ni Hope kung bakit naman nga daw na protektahan nga daw niya ito nga daw si Hope kaya nung sumagot na nga ito nga si Jake at nagulat nga rin dito ito nga si Hope na sinabi nga sinabi na nga dito ni Jake na mahal nga daw niya ito nga daw si Hope. Di bilang kaibigan, di bilang kapatid, kung hindi pagmamahal na tunay na pagmamahal nga daw dito nga daw sa kanya. At paulit-ulit nga sinasabi nga ni Jake dito na I love you Hope nga daw. Kaya nga ito nga si Jake ay nagkukwento pa nga dito na nakikita nga daw niya ang kanyang sarili na kasama nga daw itatanda ito nga daw si Hope. At tuwing gigising nga daw ito sa umaga ay maganda nga daw ang laging gising niya dahil na nga laging nang dahil na nga rin daw ay laging nasa isip nga daw niya ito nga daw mukha nga daw ni Hope na nakangiti nga daw sa kanyang harapan kaya nga ito nga si Jake ay gusto nga niyang kasamang tumanda nga daw ito nga si Hope at so ito nga si Jake ay sinasabi nga niya dito nga kay Hope na pagod na nga daw siya kaya nga daw niya sinabi na nga dito nga kay Hope ang lahat nga daw ng katotohanan na hindi nga daw sila totoong magkapatid at ito nga daw kanyang ibo ay gusto nga sirain ng kanyang pamilya. So ito nga si Jake ay napaluhod na nga dito dahil paulit-ulit niya nga sinasabi nga dito nga kay Hope na pagod na nga daw siya at nung nakaluhod na nga ito nga si Jake ay sinasabihan nga niya dito ito nga si Hope na kung gusto nga daw ba niya sumama nga daw dito nga kay Jake kasi nga ito nga si Jake ay sinasabi nga niya dito na umalis na nga daw sila dito at iwan na nga daw nila ito nga daw kanilang pamilya dahil na nga rin dito nga sa awayin nga ng kanilang mga magulang kaya naman ito nga si Jake ay kaya nga ito nga si Jake ay inaalok nga dito ito nga si kaya nga ito nga si Jake ay inaalok nga niya dito itong si Hope na sumama nga daw sa kanya at iwanan na nga daw nila ng tuluyan ito nga daw kanilang pamilya kasi nga ay magulo nga ito. Kaya nga nung sumagot na nga ito nga si Hope at sinasabi nga niya dito na pumapayag nga daw siya na sumama nga dito nga daw kay Jake upang upang malayasan na nga daw nila ito nga daw kanilang pamilya. So nung pagluhod na nga dito ni Hope ay umiiyak na nga ito at niyakap na nga na dito ito nga si Jake kaya naman nagkayakapan na nga dito ito nga dalawa. So ito naman si Ellis nung pag-uwi nga na dito nga sa kanilang bahay ay agad-agad nga itong pumunta dito nga sa kwarto ni Hope. Pero nung pagpunta nga o pagbukas nga na dito nga sa kwarto ni Hope ay wala nga dito nga ito nga si Hope. Kaya nag-alala nga ito nga si Ellis dahil na nga ay nakita din nga na dito ito nga cellphone ng kanyang anak na si Hope na nasa ibabaw nga ng kama at hindi nga ito daladala kaya nga ito nga si Edis ay napatawag na nga siya dito nga sa kanyang asawang si Gabriel at sinasabi nga niya dito na ito nga daw si Hope ay nawawala kasi nga din daw ay iniwan nga daw ni Hope dito ang kanyang telepono. So ito naman si Edis. So ito naman si Marisa nang pag-uwi nga rin niya dito nga sa kanilang bahay ay tinatanong nga niya dito itong si
Nanay Lucing kung nasan na nga daw ba ito nga daw kanyang anak na si Jake. Pero ito nga si Nanay Lucing ay hindi nga daw ba nagpaalam dito nga daw kay Marissa, kasi nga rin daw ay hanggang ngayon nga daw ay hindi pa rin nga daw umuuwi ito nga daw si Jake sa kanila. Kaya nga ito nga si Marissa ay nag-alala nga rin dito, kaya naman ay agad-agad nga yung tinatawagan dito itong number ng kanyang anak na si Jake. Pero hindi nga ito sinasagot, kaya naman nag-alala na nga ito nga si Marissa kung nasan na nga ba ito nga kanyang anak. Kaya naman pagkatapos nga mag-usap nga nito nga ni Hope at ito nga ni Jake ay inabot na nga sila ng gabi dito, at habang nga sa biyahe nga sila ay tinatanong nga dito ni Jake kung saan nga daw ba gustong pumunta nga daw nito nga daw ni Hope. So ito nga si Hope ay sinasabi nga na dito na parang gusto nga daw niyang pumunta sa isang simbahan. So ito naman si Jake ay nag-open nga sa dito na sinasabi nga na dito na meron nga daw siyang alam na magandang simbahan, pero medyo matayo nga daw ito, at tinatanong nga na dito itong si Hope kung handa nga daw ba ito dito nga daw sa long drive. So ito nga si Hope ay sabi nga dito na okay lang naman daw sa kanya kahit nga daw mahaba nga pa nga daw ito nga daw babiyahin nila upang makarating nga daw dito nga daw sa sinasabi nga ni Jake na simbahan. So habang nasa biyahe na nga sila ay naalala nga nila dito parehas yung una nga nilang pagkikita dito nga sa isang bookstore, dahil na nga rin nung una nga sila nagkita ay nagkaaway na nga sila dahil pinag-aagawan nga nila dito itong ang isang libro. So nung pangalawa naman nilang pagkikita ay dito nga sa school, sa isang library, ay muli nga nila ulit pinag-aagawan nga dito itong ang isang libro. So naalala nga rin nila dito itong ang pagligtas nga ni Jake dito nga kay Hope nung inatake nga ito dito sa school, at nung nalak nga sila dito nga sa library dahil na nga rin ito nga si Hope ay inatake nga siya ng hika dito. Kaya nga ito nga si Jake ay todo rescue nga sa kanya noon upang mailigtas nga niya dito ito nga si Hope, dahil na nga itong si Hope ay inaatake na nga dito ng kanyang hika. At naalala pa rin nila dito itong ang pagdodonate o itong ang pagkakaroon nga ng sakit nga ni Naalala pa rin nila dito itong pagkakasakit nga ni Hope dito, at itong nga si Jake ang nag-donate nga ng bone marrow dito nga kay Hope upang makaligtas nga ito dito nga sa kanyang sakit. So ito nga si Gabriel ay tinawagan na nga niya dito itong ang kanyang pamilya upang tanungin nga dito kung nandito nga daw ba ito nga daw si Hope. So nung sumagot na nga itong nanay nga ni Gabriel dito na wala naman daw dito ito nga daw kanyang apong si Hope, ay sinabi na nga dito ni Gabriel na ito nga daw si Hope ay nawawala na nga daw. Kaya nga pagkatapos nga nila mag-usap ay sinabi na nga ng nanay ni Gabriel dito nga sa kanyang mga kapatid ay nawawala nga daw ito nga daw si Hope. No, nung sumagot naman ito nga si Sonia ay sinasabi nga rin niya dito na tumawag nga rin daw sa kanya ito nga daw si Marissa, at sinasabi nga rin dito na nawawala nga rin daw ito nga daw si Jake. Kaya naman ito nga si Sonia ay kinuha nga niya dito itong telepono nga ng kanyang nanay upang kausapin nga dito ito nga si Gabriel, at sabihin nga rin dito na nawawala nga rin nga ito nga si Jake. So ibig sabihin nga doon nito ay ito nga si Jake at ito nga si Hope ay parehos nga nawawala, at sigurado nga doon na magkasama nga doon ito nga doon dalawa. Once na nga doon na makita nga doon niya itong dalawang bata, ay ito nga daw si Jake ay papatayin nga daw niya upang makapaghiganti o masaktan nga daw dito ito nga daw si Marissa. Pero itong si Belen ay hindi nga siya agad makasagot dito hanggang sa tinatanong pa nga ulit dito ni Cesar kung papayag nga daw ba ito nga daw si Belen sa kanyang pinaplano. So ito nga si Belen na sumagot nga siya dito na okay lang naman daw sa kanya, pero wag nga daw niya inadama ito nga daw kanyang apong si Hope. Kaya nga ito nga si Cesar ay tuwan-tuwa nga dito nung pagkatapos nga nila mag-usap ni Belen, dahil na nga rin dito nga sa kanyang pinaplano. Pag nakita nga na dito ito nga dalawang bata ay ito nga daw si Jake ay papatayin nga daw niya upang masaktan nga daw niya dito ito nga daw si Marissa. So for today, yun na muna ang mga eksena o kaganapan nga ngayong gabi dito nga saang sa iyo ay sa akin. So kung bago ka nga lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button para lagi kang update sa mga ina-upload kong episode. So thank you for watching, at see you on next episode. Goodbye!